What's up mga KaTruepaps, andito po tayo sa La Filipina Public Cemetery. So para bisitahin po yung lola at lolo ko. So dito po tayo sa labas, papasok po tayo. So makikita nyo marami pong mga bulak para sa halad, sa patay. Yan po ang makikita nyo dito sa labas sa La Filipina Public Cemetery po mga KaTruepaps. Bulak. Yan po. So, kasama ko po yung aking kapatid. What's up? So, let's go. Ito po yung sa harap po ng public cemetery po, mga KaTruepaps. Okay, so you can see, saan po tayo? Entrance. Dito yung entrance lang, mama. Dito po tayo papasok. Oh, may buntag, sir. Dito lang. So yan po ang makikita nyo dito mga KaTruepaps sa La Filipina. Organized and malinis po yung public cemetery po dito. So yan po. Tapos dito ay pupunta din tayo sa Glorious Cemetery mga KaTruepaps. So as you can see, ganyan po ka organized ang cementeryo po dito sa amin mga KaTruepaps. So yan po. Para at least hindi po siya ganun kalaki yung space na makukuha. Saka hindi siya katulad ng ibang mga sementeryo sa ibang lugar. So as you can see, ganyan po ang public cemetery po dito. Ben, dito mag-siguro sila ba yun? Sila mama? So, dali yato. So ganyan po. Shoutout sa kapatid ko si Raven. Ayan po kasama namin. Saka si mama nandun na. Saka yung pamangkin ko po mga KaTruepaps. So ganyan.
mas marami pa pong mga makikita nyo mga bakanteng area dito kasi napaka spacious po yung pagka disenyo ang pagkalagay po ng mga yan po kasi yung mga maliliit po na mga pinaglagyan ay mga buto na lang po yan na mga patay na nilipat po dyan para mas maliit na lang po yung space na makukuha. So yung mga hindi pa po umaabot ng ilang taon ay dito pa po yung kanilang mga labi. O dito pa po yung kanilang mga puntod. Kapag umabot na sila ng yung tamang ilang taon ay ililipat na po yan sila dito po. So dito po din yung malaking cross o ang sentro po ng area ng La Filipina Public Cemetery po mga ka-Truepaps. So dito po tayo magsisindi ng kandila. So kagaya po yan mga ka-Truepaps, yung mga bago pa lang na mga labi o yung mga puntod na bago ay dito po yan nilalagay. So kapag umabot na siya ng ilang taon ay nililipat po yan dito para mas maliit na lang po yung space na makukuha. Yung mga buto ay nililipat na po dyan. So ganyan po ang pamamaraan po dito sa public cemetery ng La Filipina mga ka-Truepaps. So ganyan po siya kalinis at saka ka-organized po ang lugar na ito. So as of now, maaga po kami pumunta dito. So hindi pa siya masyadong matao. So kakaunti pa lang yung mga tao mga ka-Truepaps. And kapag pupunta kayo dito, syempre dapat ay magdala kayo ng umbrella. O yung payong kasi medyo mainit din mga ka-Truepaps. So ngayon tapos na po tayo dito sa La Filipina Public Cemetery mga ka-Truepaps. Ngayon ay pupunta po tayo sa Glorious Cemetery para doon ipapakita ko din sa inyo yung kaibahan ng public cemetery at saka private cemetery mga ka-Truepaps. So yan po ang makikita nyo dito sa harap sa entrada po ng La Filipina Public Cemetery po. And ito po ang makikita nyo sa gilid po mga ka-Truepaps. Hello po. Oh, yan po sila, mga nagbibenta po dito sa labas po ng La Filipina Public Cemetery mga ka-Truepaps. So, yan po mga bulaklak. So, yan, papunta na po tayo sa kabila, doon sa Glorious Cemetery mga ka-Truepaps. So, doon tayo. Let's go! Tambal sa kauhaw sa kainit. So noon nung buhay pa po yung aking kapatid si Rante, kami po yung palaging kasama dito na nag-overnight.